Hi guys! Welcome sa Learn Viking with Is in J. Ngayon guys, ang i-share ko naman sa inyo ngayon ay ang ating whipping cream na talaga guys, kung talagang naghahanap kayo ng pang magandang frosting na hindi kayo matatakot sa matutunaw ang ating frosting, dito kayo guys, ating whipping cream. Gawa po siya ng Bakerfeld. Ang aking observer nito guys, ang aking pag-i-experiment, itong icing na ito ay ginagawa ko nung May 18. So ano na ngayon, May 20 na ng gabi, Biyernes. Ngayon, nung pina-five ko siya guys, kasi katatapos ko lang mag-icing nung aking pusit cake na 8x5, nagtira ako guys ng isang icing sa ating paper plate. Tiningnan ko talaga yung ano, yung sabi ko, ipapipe kita, babalikan kita sa loob ng 3 araw, titingnan ko yung hugis mong ginawa ko noon at ngayon kung ano na ba talaga ang nangyari, nagbago ba yung hugis ng tips na pag-pipe ko, or lusaw na siya. Titingnan natin guys. Ito, panoorin natin. Let's go! Hi guys, ito nga ating whipping cream. O observe natin to sa loob ng 3 araw. So, May 18 ngayon. Hayaan lang natin siya dyan, babalikan natin siya. Sa loob ng 3 araw. Titingnan talaga natin yung tindig niya, kung talaga bang hindi siya malulusaw, hindi siya magbabago, hindi natin siya lalagay sa ref, sa labas lang. Dito natin guys malalaman na napakaganda pala ng whipped gamitin. Hindi na kailangang ilagay pa natin siya sa ref. Okay? Okay guys. Ang procedure ng ating whipping cream, dahil nakatapos na ako mag-icing nung May 18 sa akong ginawang cake na rosette, pakita ko sa inyo mamaya. Ang procedure nito guys, halimbawa sa 1 kilo, or gagawa ka lang ng kalating kilo, kukuha ka lang ng kalating kilo doon, ang gagawin mo, lalagyan mo lang siya ng 230 grams or 230 ml na cold water na ihahalo natin. Unang-una, maglagay ka sa mixing bowl ng whipping cream, rubber spatula lang natin para maduduhurog siya. Then, ihalo na rin natin ang ating powder sugar. Nasa inyo kung maglagay kayo ng 50 grams or 100 grams. 100 grams sa ating kalating kilo, 50 grams sa ating 250 grams na whipped. Ngayon, halo nyo lang, lagyan ng kunting tubig, i-mix nyo ng medium speed lang muna sa ating mixer. When after 2 minutes, pwede nyo siyang dagdagan ng magdagdag kayo naman ng tubig hanggat halos maubos na yung unti-unti lang yung tubig na ating nilalaan doon sa ating mini-mix. And guys, hanggang 6 minutes kailan talagang high speed na inyong gagawin para maging pino. Malalaman nyo naman guys kasi nagdo-double impact talaga siya. Umaalsa siya ng marami pag umabot naman malapit ang mag 6 minutes. Ngayon guys, ipapakita ko naman sa inyo ang ating whipping, yung experiment natin na titikman talaga natin, baka sabihin nyo yan ay royal icing. Kung magdududa kayo kasi hindi natin ginalaw ngayon, pakita ko sa inyo, nakain ko na isa kanina. So eto, ayan, kita baliktarin pa yung guys, yan, hindi talaga malalaglag din sa tibay niya, sa ganda, ayun, ang ganda ng hugis, ayan siyang ganda ng hugis eh. Eto, makita ko sa inyo talaga na pabawasan ko yung isa. Ayan, di ba? Ayan. Ayan, tikman natin yan. So guys, ganun pa rin guys ang lasa. Within 3 days, from May 18 ng umaga, May 20 na ngayon ng gabi, mga 10 na ngayon ng gabi. And guys, kung naghanap man kayo ng icing na hindi na kayo mahirapan mag-isipan na, baka matunaw ito. Kasi baka mainit. Nako guys, dito na kayo guys.
ito lang ang ma-share ko sa inyo talaga sa mga whipping cream kasi ito talaga ang subo ko at na-experience talaga na ang ganda niyang gamitin. Bukod na masarap na, nasa inyo kung lagyan nyo ng flavor, basta kukunti lang flavor ang inyong ilalagay, guys. Ano man flavor na gusto nyo para sumarap mo, lagyan nyo na siya ng powder na ginagamit natin ka ng powder na milk na bird's tree, bird brand, o ano man yung ihalo nyo, guys, para lalong sumarap ang ating whipping cream. Ayan, ano na share ko sa inyo. At hindi lang, guys, ito pwede nyo rin, pwede rin natin gamitin ito pang littering. Kukulayin lang natin. Kaganda nito, guys, hindi talaga siya mahirap kulayan, na-achieve mo kaagad ang kulay. Halo-haloin mo lang siya ng huwag naman sobrang bilis. Mabilis naman siya makulayan lang pag ang gamitin mo yung gel color o chip master. Pwedeng-pwede siya. Ngayon, guys, itutuloy natin ang ating discuss ating whipping cream. Halimbawa man, guys, pag gusto nyo talagang gagawin yan, pagkandali lang mo, guys, hindi nyo na kailangan. Pwede din naman siyang i-rep pagkatapos yung gamitin. Pwede rin. Kung nakakompleto na, guys, pag-icing sa ating sa inyong cake, pwede rin ilagay. Mas masarap siya kainin pag malamig. Ngayon, guys, yung halimbawa man kung unang gawa nyo, kung hindi nyo pa talaga na-experience siya na mag-failed kayo or hindi nyo makukuha ang tamang texture o ganda, huwag mabahala. Talagang ganyan lang naman talaga eh. Try and try talaga para makukuha nyo ang pinakamagandang gawa. Ngayon, guys, kung halimbawa man na ganyan, huwag kayo mag-isip kasi ang lahat guys na ginagawa natin na kamali tayo, ano man tinapay, pag-icing ng cake, gawa ng cake, gawa ng tinapay, o gawa ng chipon, o naman gusto nating gawin na hindi talaga mo na mape-perfect, huwag kayo mag, ano guys, huwag kayong susmoko kaagad. Try and try lang kasi yan sa sunod mong gawa. Yan ang nagpo-post sa'yo talaga na pagagandahin mo pa ang inyong gawa, guys. Maniwala ka, guys. Yan ang ano natin. So, sana nakakatulong ako sa inyo. Huwag kalimutang suportahan ang ating mga local vloggers. At ang huwag na rin kalimutang mag-like, share, comment, or i-share nyo sa iba na lang para talagang may idea naman ang hindi pa talaga nakakaalam, lalo pa sa mga beginners na napakagandang icing, napakagandang frosting gamitin ng ating whipping cream. Wala kayong kaba na matunaw, stable talaga siya, guys, maniwala kayo. Susundan lang natin ang kung naman nakalagay sa ating level sa ating whipping cream, sa ating whip it, para may idea din kayo at itong discuss ihambin nyo lang doon sa inyong gawa para makuha nyo ang tamang procedure, guys. Okay, hanggang dito na lang. God bless. Happy baking! Okay, guys, ito na yung ginawa kong experiment sa icing. Ito, guys, bubuksan na natin siya. Ayan, guys, ganun pa rin siya. Ganun pa rin ang kanyang texture, kumbaga. Ayan. Ayan, ganun pa rin, guys. Within 3 days, hindi ko nilagay sa rip yan. Hinayaan ko lang siya sa labas. Dito sa lugar na ito. So, guys, dito talaga, guys, napatunayan natin ang whipping cream na kahit nabaliktarin mo man yan, hindi pa rin siya nalalaglag talaga. So, napakatibay talaga ng ating whipping cream ng ating frosting. Ayan, napakalinaw na talagang hindi talaga siya nagbabago, guys. Ayan. Ito, guys, hindi naman porque ganito siya, pwede rin siyang gamitin sa ating pang-latering. Pwede rin siyang gamitin kung ayaw nyo na magluto ng piping gel. Pwede din siya talagang gamitin, guys, sa ating pang-latering. Atin lang siyang kulayan. Kulayan natin siya ng anong gusto nating kulay. Andali pa, guys, makukulayan itong ating whipping cream. Kaya, guys, kung ang isang kilo naman, pag nabibili nyo, pwede nyo nang hindi uubusin yan eh. Basta, guys, ang tips ko sa inyo, sa isang kilong whipping cream, nasa 500 lang ang or 480 ml na cold water talaga. Malamig na tubig. At saka, guys, isa pang payo ko sa inyo na dahil sa aking na-experience talaga, personally,
Ang kalating kilo ng whipping cream, hinaluan ko siya ng 100 grams na powdered sugar. Itong labas, guys, hindi ang whipping cream naman talaga, hindi talaga siya matamis. Kaya nung nilagyan ko siya, minimix ko siya ng almost 6 minutes. Ang ganda, guys. Ang ganda ng labas, napakatibay na icing talaga. Kasi meron naman talagang mumurahing icing, yung bold icing, pero hindi mo talaga mapiperfect, maniwala kayo, guys. May mga time din talaga siya na mag-fail siya ang ating bold icing. Pero dito, guys, same color, tsaka ang lasa niya, napakasarap, guys. Pwede nyo rin mag-add kayo ng talagang gatas, sabi na natin Bear Brand, na basta gatas na powder na pino, guys, mas lalo pa siyang sumarap. Or mag-add tayo ng another flavor, lemon or ano man yung flavor na gusto nyo. Napakaganda, guys. Okay, so sana nakakatulong ako sa inyo. So, naghanap kayo ng magandang frosting na wala kang kaba, kahit lagay mo sa labas dyan, hindi siya natutunaw, tumitibay pa, guys, labang tumatagal ang ating whipping cream, ang ating whippet. Okay. Okay, guys, atin mo nang isa-shout out ang ating mga subscriber, ating mga tough fan. To kay Mia Navalenya ng Tibiao, Tibiao Antique Philippines, CG Palma ng North Caloocan, Ari Mia Monato ng Davao City, Refugee GR Filias ng Taguig, Ma'am Sophia De Leon ng Moscow.